May toothbrush sila magagamitin bago sila mag-change na ang braces nila. May Colgate na to. With the foam coming out your mouth. Braces ko ngayon. It's kulay red. See? Red. Pasensya na kayo sa mukha ko. May ganyan siya. Kasi pinaderma ko yan. Kasi ang pangit. Tapos ayun, yung sinunog nila na, ano yun yung parang sobrang lamig. Sinunog nila. Kaya ayan, ganyan itsura niya. Parang may mapa ako sa mukha. Sana mawala to. Tapos sabi ng asawa ko, kung hindi pa siya mawala, mapalit ko kami ulit sa derma. Sana nga mawala na to. Guys, nagising ako ng 3:40 in the morning kasi naramdaman ko masakit yung ngipin ko dahil sa braces ko. So ngayon, uminom ako ng gamot. Uminom ako ng Tylenol.
tsaka Advil. Pagkatapos ko uminom, mga after 30 minutes, nawala siya. Pero meron pa rin siyang konting sakit. Medyo makirit-kirit na makate, yung ganun. Pero medyo okay-okay na siya ngayon. So, about sa masakit. As in, masakit siya. Lalo pag kumakain ka, parang hindi ka makakain, parang hindi ka makakagasa, sobrang sakit. Talagang napakasakit kasi parang buong gums mo, masakit. As in, masakit talaga siya, grabe. Kaya, ngayong umaga, pag-breakfast ko, sinubukan ko mag-breakfast ng cereal para lumambot sa fresh milk yung cereal. Oh my God, hindi talaga ako makakagat-kagat o makalunok or kahit maisubo ako sa bibig ko. Masakit talaga siya, guys. As in, masakit siya. Nung unang punta ko, unang kabit nila, ito lang yung una sa taas. Masakit siya. Hindi talaga ako makakagat-kagat na matitigas. As in, hindi. Tapos, nung pagkasunod balik ko, itong baba, medyo okay-okay lang siya. Pero ngayon, itong pangatlong to, grabe. Buong taas siya kababa, ang sakit, parang hindi ako makakain, ang hirap talaga, as in, ang hirap. May siya, may space gap na talaga siya sa yung eating ko, kaya malaki yung adjustment niya, tsaka kaya masakit din yung pagkaano niya ngayon, grabe, as in, masakit. Dito sa baba hindi masyado, pero yung dito sa taas talaga masakit siya. So, ayun, yun lang talaga masakit siya. Araw lang naman masakit, kasi umiinom ako ng Tylenol, tsaka Advil, mga tatlong araw, o apat na araw, wala na siya. Hindi tulad nung unang kabit ng braces ko. Yun talaga, 1 week talaga siyang masakit. Pero nung second, ngayon third, mga tatlo o apat na araw, okay na yan. Kahit pala magpa-braces ka, hindi rin madali dahil masakit. Tsaka, lalo na pag nag-toothbrush ka, kailangan talaga may mga gamit ka na pang-braces. Kasi mahirap pag wala. Kasi ang dami mga sumasabit sa ipin mo, sa braces mo, na mga nakastab. So, kailangan gumamit ka talaga ng mga gamit ng pampabraces. So, ay sasabihin ko sa inyo kung magkano ang nabayaran ko sa braces ko. Pero sabi ng asawa ko, about sa insurance dito sa USA, maganda siya kung may insurance ka. Especially na may anak ka. Kasi yung insurance, magagamit mo sa anak mo until mag-18 years old siya. So, kung pakabitan ko yung anak ko ng braces, habang maaga pa, hanggang sa hindi pa siya 18 years old, napakabitan ko na siya ng braces para makamura dahil may insurance siya. So, ako, tulad ko, kasi matanda na ako, wala akong insurance. So, ang nabayaran ng asawa ko sa braces ko is, look, $4,000. Tsaka kung sa ibang orthodontics ka, ang mahal, worth of $6,000. So, kung sa Pilipinas, magkano yun? I-convert natin ang Philippine money. So, ang $4,000 magiging $200,000. Sa Pilipinas. So, ang mahal din. How guys, yun lang masasabi ko, mahal talaga ang braces. Pero, maganda siya kasi tulad ko, yung ipin ko, like, ganun. Kaya, pina-straight ko, pina-braces ko para straight siya. So, pero ang $4,000 ay hinuhulog-hulogan niyo ng asawa ko every month. Naguhulog siya ng $200 every month. So, okay lang din kasi mas magaan. Every month, nagbabayad siya ng $200. Yun lang guys, next time, papakita ko sa inyo, sa susunod na video ko, ipapakita ko sa inyo kung anong mga ginagamit ko para sa braces ko. Thanks guys! Don't forget to subscribe! Thank you!